Pinayagan ng mga Metro Manila mayors na madagdagan ang mga pwedeng dumalo sa mga religious gathering sa National Capital Region kahit nasa ilalim pa ito ng heightened GCQ. Kung matatandaan po ninyo, una nang pinayagan ng IATF ang religious gatherings na hanggang 10% ng venue capacity sa ilalim ng general community quarantine with heightened restrictions. Ngunit binigyan ng discretion ang mga local government units na taasan ang venue capacity ng religious gatherings na hindi tataas sa 30% allowable venue capacity. Nilino ni Roque na hindi man kasama dito ang Bulacan, Rizal, Laguna at Cavite, mayroon ding kapangyarihan ng mga LGU na itaas ang 10% capacity sa kani-kanilang lugar. Pinayagan naman ng IATF na iprioridad sa mga babakunahan ang mga atletang Pinoy, mga coach, delegado at iba pang opisyal ng Team Pilipinas na lalahok sa Tokyo Olympics at Southeast Asian Games. Aprobado na rin ang kanilang special training setup. Ang mga atleta naman po na lalaban sa Tokyo Olympics at Southeast Asian Games ay pwede nang magsimula ng kanilang bubble type training subject sa applicable guidelines ng Philippine Sports Commission, Games and Amusement Board at Department of Health. Pasok na rin sa A4 category ng mga prioridad sa pagbabakuna ang mga frontline worker ng mga business process outsourcing company at ng Commission on Elections. Isinama na rin dito ang mga dealer, retailer at attendant ng LPG o liquefied petroleum gas sa ilalim ng retail trade operators and frontliners. Pinag-aaralan na rin ng IATF ang mga bagong panuntunan sa mga international passenger na tapos ng mabakunahan at papasok ng Pilipinas. Bumuo ng small working group na mag-aaral at gagawa ng protocols para sa inbound international travel ng fully vaccinated individuals to be chaired by the Department of Tourism at co-chaired ng Department of Foreign Affairs. Sa ngayon, kailangan pa rin sumailalim sa 14-day mandatory quarantine ang lahat ng papasok sa bansa, nabakunahan ka man o hindi. Pakiusap ng ilang mga senior citizen, gaya ni Attorney Romulo Makalintal, luwagan na ang ilang restriction sa kanila kapag kumpleto na sila ng dalawang dose ng bakuna. Sa ngayon kasi, bawal pa rin silang pumasok sa mga mall at iba pang mga establishmento. Sabi ng Malacanang, habang pinag-aaralan nito, sumunod muna sila sa mga patakaran kahit kumpleto na sila sa bakuna. Hindi natin masasabi dahil karamihan ng seniors meron din comorbidities. So kinakailangan pag-ingatan pa rin po. Sa ngayon po, let us become homeliners, mga seniors. Sa ngayon, pinapayagan lamang lumabas sa mga senior citizen kapag magtatrabaho o kukuha ng essential goods and services. Pia Gutierrez, ABS-CBN News.